Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at gaya nila ay pwede kayong mailagay sa ating mga videos. Bumili lang ng iSport Zone merchandise gaya ng t-shirt, face mask, cap or hoodies na available na sa Philippine online stores at available din internationally. Kung kayo ay nasa labas ng Pilipinas, ipadala ang iyong mga litrato, suot ang iSport Zone merchandise sa isportzonetv@gmail.com. Ang mga links sa online store ay nasa description ng video na inyong pinapanood. Siniguro ni James Harden na patahimikin ang kanyang mga kritiko. Ang iba ay nagsasabi, bigyan daw ng 3 bola yung superstars ng Nets. Ang iba naman ay buhaya daw itong si James Harden. Pero ano pa ba, gumawa ng record itong si James Harden bilang kauna-unahang NBA player sa kasaysayan na gumawa ng isang 30-point triple-double sa unang laro lamang niya sa kanyang koponan. Si James Harden ay gumawa ng 32 points, 12 rebounds at 14 assists mga kabasketball. At hindi lang yan, may kasama pa yang 4 steals. At ang patunay na hindi siya buhaya ay ito. Si Kevin Durant ay gumawa ng sarili niyang mas mataas na puntos, 42 points. Aba mga kabasketball, kapag ang isang player ay gumawa ng 14 assists, ay napakalayo naman sa pagiging buhaya niyan, lalo na at mayroon pang isang star na mas marami ang puntos kesa sa kanya. At kasabay ng debut ni Harden, ito ring si Durant ay gumawa ng sarili niyang franchise record bilang net na nakagawa ng 9 na sunod-sunod na games with 25 or more points. Ang franchise record na ito ay dating hawak ng Nets legend na si Bernard King. Si KD ay nag-average ngayon ng 29.4 points, pangalawa sa NBA kasunod ni Bradley Beal. Mula nang mawala si Kyrie, nag-step up si Kevin Durant bilang ang top scorer ng team. At tila nagpahayag naman ng isang malakas na mensahe itong si Kevin Durant sa liga na mahihirapan daw ang mga kalaban na sila'y itrap sa mga pick and rolls, lalo na kung kompleto na silang tatlo. Ang 14 assists nitong si James Harden at ang 42 points ni Kevin Durant ay patunay na itong si James Harden ay kayang gumawa ng play para sa kanyang mga kampi, kayang magpasa at kaya rin kumuha ng sarili niyang mga puntos at rumi-rebound ba. Siyempre isang laro pa lamang ito mga kabasketball, pero kahit na nakikita nyo na napakadali ng puntos para kay Kevin Durant pag ang naghahatid ay isang James Harden na kaya rin mag-command ng double at triple team. At paano pa pag nandyan na si Kyrie Irving? Dagdag pa ni James Harden na excited na raw siya na bumalik at makasamang makalaro itong si Kyrie Irving dahil isa raw siyang talagang susi sa kanilang gustong gawin bilang isang koponan. At pag kumpleto na nga silang tatlo sa court, ay matakot na raw ang mga kalaban. At sa mga nagdududa at kumu-question sa chemistry ng koponan ito, sabi ni Kevin Durant ay ang veteran experience daw at high basketball IQ ng koponan nila ang magiging advantage nito. Maaari daw magkaroon ng mga sitwasyon na kung saan ay kahit hindi sila nag-uusap-usap ay kaya nilang magkaintindihan. Sumabog din ang Twitter sa katatawanan mga kabasketball dahil parang itong si James Harden ay hindi naman overweight sa kanyang debut. Pero nung naglalaro siya sa Houston Rockets kamakailan lang ay parang ang taba niya, di ba? Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo sa debut ni Harden at ano sa palagay nyo pagbalik ni Kyrie? Sa Pilipinas, mabibili ang iSport Zone merchandise sa merchiful.com at sa shirtly.ph at sa Marquise Clothing Line sa Facebook. At kung nasa labas ka naman ng Pilipinas, teespring.com nagde-deliver sa buong mundo. Iniimbitahan ko nga pala kayo mga kabasketball na tumungo at bisitahin o mag-follow na rin sa iSport Zone Gaming sa Facebook. Naglalaro po tayo ron ng NBA 2K20 at 2K21 featuring ang My Career ni Kai Soto at naglalaro din ako ng Boxing Fight Night Champion kasama si Manny Pacquiao. Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSport Zone.